Magandang araw po, Doc Willie, Doc Lisa. May magandang topic ako ngayon sa inyo. Mukhang ito kailangan ng kababayan natin ngayon. Mga warning signs ng stroke. Paano iiwas sa stroke? 20 tips para makaiwas stroke. Tsaka yung mga early warning signs ng stroke. I'm sure meron kayong kamag-anak o kakilala na na-stroke na. Diba? Minsan may edad, above 40, 50, minsan 60 years old, pero sobra tayo daming kilala na na-stroke, maraming klaseng stroke. Ako sa lahat ng sakit, ito siguro kinakatakot nating sakit, di ba? Kasi yung stroke, bigla-bigla, kaya nga tinawag stroke eh, bigla siya. So meron tayong mga ugat dito, may artery tayo dito sa leeg, mula sa puso, di ba, pupunta dito sa utak natin, may artery tayo. So, oras na magbara yung daanan. Pag nagbara yung daanan natin dyan, stroke na yun. Di ba? Pag tumatanda, siyempre, mas makipot na yan. Naninigarilyo, mas kikipot na yan. Ito, may picture tayo. Papakita ko sa inyo. So, mas tumatanda, naninigarilyo, uminom ng alak, sasabihin ko lahat ng mga bisyo. Marami pang mga tips ituturo ko sa inyo, ha. So ito, gawin natin kompletong gamutan sa stroke. Kasi kung ako may kinakatakot na sakit, dasal natin. Sana hindi tayo ma-stroke. Yun talaga ang deadly. Nanay ko na-stroke. High blood. May kakilala akong pasyente, 40 years old lang na-stroke. Kakasinga. Lakas suminga, lakas mag-hatching. So, deadly. Okay, ha? O, pakita ko muna ano yung klase ng stroke. Pakita ko sa inyo. Ito yung klase ng stroke. Types of stroke. Yan. Yung stroke ng usually ito sa mga may edad. Ito po, ischemic stroke barado. Ito, may nagbara. Baka sa sigarilyo, katandaan, nagbara. So, nagbara yung daanan, yung artery, so mamamatay yung isang parte kasi nagbara yung daanan eh. Ito naman yung isang mas deadly pa nga, hemorrhagic stroke. Hindi siya nagbara, pumutok. Pumutok yung ugat, pagputok, dudugo. Yan. Ngayon, depende, tinatanong ko lagi, basta may bleeding sa utak, gaano kalaki ang dugo? Maliit, malaki. Bakit dumugo to? High blood ba? Dumugo? O dumugo, may aneurysm. Yung mga may aneurysm, hindi natin masabi yun. Pinanganak ni may aneurysm. Yung kay FBJ, I think aneurysm yun. Oo, may mga kilala ko, aneurysm yun, namamana yun. Nagagamot yung aneurysm, kiniklip, pero ito pumutok na siya. Ito naman, mini stroke. Mini, magbabara siya sana, pero sinuswerte siguro sa dasal, sa milagro, nagdumaan ulit. So, muntik na magbara, pero dumaan ulit at nabuhay ulit. Yan, mini stroke, muntik ma-stroke. Pwede siya nagbara ng isang oras o play natin, 30 minutes. Tapos lumuwag ulit. Ito, nakakatakot to. Ito, early warning sign. Ibig sabihin, ang sintomas nito, konting manhid, konting bulol, konting hilo, pero swerte sa kakadasal niya siguro o baka nag-relax siya. Natunaw, natanggal, na-dislodge yung bara, dumaan ulit, nabuhay siya ulit. So ang good news, buhay siya, hindi siya na-stroke, konting bara lang, hindi namatay ang utak. Pero ang bad news, pag nagbara ka na minsan, pwede na magbara ulit. Ibig sabihin, may tendency ka na magbara ng magbara. Okay? So yun ang mga binabantayan natin. Ischemic stroke, barado, yan, mga sigarilyo, iwas. Hemorrhagic stroke, yung pagdugo, high blood yun. Init, init ng panahon, pwede rin. Transient ischemic attack, yung swerte ka, muntik na magbabara. Ito lang kinakatakot ko lagi. Sa kampanya, delikado ma-stroke. Kaya dasal lang tayo, hindi tayo sana ma-stroke hanggang di pa natin panahon. Diba? Anong panahon? Prank ako magsalita. Siyempre, ang buhay natin may limit. Diba? Wala namang buhay na only. Kumabot tayo ng 90, swerte na. 80, swerte na. Pero maraming 100 years old. Gusto niyo bang 100 years old?
kayo mga bata, sasabihin nyo, ayaw ko maabot ng 100, gusto ko ano lang, pwede na ako 40 years old. Paano bata pa kayo eh? 18 pa lang kayo, gusto mo 40. Pero naalala ko yung lola ko dati. Lola ko dati, ako gumagamot, sabi niya, lagi ko sinasabi sa kanya, abot ka ng 100, di ba? 80 pa lang siya noon, 80 years old. Abot ka ng 100, so happy siya. Nung 90 years old na siya, sinasabi ko, abot ka ng 100. Nung 93 years old na siya, sinasabi ko, abot ka ng 100. Alam mo, sabi niya sa akin, alam mo, hindi na malayo yung 100. Sa 93, 94, ilang years na lang 100 na. So, mali na pala sinabi ko, dapat abot ka ng 110 o 120 years old. So, ang ibig ko sabihin, kahit gaano katanda, kahit 94 years old, gusto pa rin nila umabot ng 100, 110. Diba? Kaya pagbigyan natin, pag-healthy. Yung lola ko inabot ng 99 years old and a half. Oo. So, ito po ah. Tingnan natin yung mga warning signs. Ito yung mga early. May kasabihan din na yung unang stroke, ito, kasabihan to ah, na unang stroke, mabubuhay ka pa, pero gagaling. Pangalawang stroke, mababaldado ka. At pangatlong stroke, mamamatay. Yun ang parang kasabihan. Actually, hindi naman lagi ganun. Oo. Minsan totoo, minsan marami nakaka-survive ng first stroke o second stroke. Pero yung iba, first stroke lang, deadly na agad. So ito yung warning signs na kailangan alam ninyo. Ito kasi, pero ito, pag may senyalis na to, barado na to. Okay. Ito, warning signs. Maraming warning signs, pero tingnan natin ha, ito yung mga warning signs ng stroke. Nausea, nasusuka, minsan, pero hindi naman ganun ka. Heat, masyado nainitan, hindi rin masyado yan. Ito, parang nabubulol, hindi makaisip, speaking problems, pwede yan. Ito, headache, pwede yan. Lalo na pag hemorrhagic stroke. Hemorrhagic, yung dudugo yung ulo, headache yun. Matinding migraine yan. Minsan sabi mo na, parang isang araw, may 30 minutes sobra sakit ng ulo, tapos nawawala. Tapos, pag ganyan, pa-check sa neurologist, malay mo may konting pagdurugo sa ulo kahit bata pa. Loss of coordination, tinamaan yung banda sa likod ng utak, cerebellum yan. Kaya walang balance, hilo. Diba? Arm weakness, ito, pag nanghina na ang kamay, stroke na yon. Diba? Malamang, kaya nga tinawag stroke, bigla eh. Face drooping, dalawang klase to. Pwedeng Bell's palsy, alam nyo Bell's palsy, diba? Yung nerve lang tinatamaan, yung cranial nerve, meron ganon. Bell's palsy lang, or merong stroke. Okay? Bell's palsy, pati tama. Pag Bell's palsy, mata, hindi mapikit, tsaka bibig nakangiwi. Pag stroke, bibig lang nakangiwi, yung mata maayos. Kadalasan ganun. Pag stroke, yung bibig lang. Yun ang difference namin eh. Kung kasama yung mata, malamang Bell's palsy. Ito, biglang nabulag ng dilim, pwede rin yan. Biglang mabilis ang puso, pwede rin yan. Ang kulang dito, yung biglang namanhid. Marami kasing stroke na hindi malaki. Yung utak kasi natin, parang kuryente. Yung utak natin, yan ang pinaka-computer. Siya nagko-control mula utak, spinal cord. Tapos dinala ko yung drawing ko sa spinal cord. Pababa, siya nagko-control. May kuryente yan eh, sa buong katawan. So pag may nabara dito, depende kung saan nabara. Kung nabara yung parte na pangkamay, mahina to. Kung nabara, banda rito sa likod, sa mata. Yung sa mata, banda rito sa likod, nagbara, mabubulag. Pag dito sa cerebellum, malang balance. Depende sa nagbara. Minsan naman, yung nagbara, hindi yung pang-motor, pang-lakas. Nagbara yung pakiramdam. So, minsan manhid lang yung kamay, yung pigi, yung may pasyente nga ako, manhid lang dito sa may puwetan eh. Kala namin, wallet lang eh. Lagi sabi, manhid dito. So, kala natin, baka sciatic ka. Pero nung pina-CT scan, marami na palang multiple ischemic stroke. May ganun din. May stroke din na hindi barado lahat, hindi na dumugo lahat. Ano lang yan? Maliliit na parang pitik-pitik lang. Yung maliliit na may sira lang. Kung ito yung brain,
malilit lang na may tama. Sabihin, ang dami niyang barado, pero konti-konti lang. Yun, madalas nagkakaedad. So, pag maraming maliliit, ibig sabihin nun, may sira na konti. Pero, kilala ka pa niya, pero makikita mo, medyo iba na isip. Ito sa mga matatanda to. So, matatanda, misang ganun. So, yan ah. So, yan ang delikado. Halos lahat. Halos lahat. Aabot dito eh. Pero, hindi naman kailangan umabot. May tao hindi umabot dito sa mga barado. Maliit man ang bara, malaking bara, ayaw natin. At sa pangwalang hiya ngayon, itong COVID na to. Pag na-COVID, may ano rin eh. Actually, doon sa pag-aaral, medyo lumiliit yung utak, yung brain pag na-COVID. Pero hopefully, in a few months, yung mga na-COVID, di ba, mabagal mag-isip. Kahit ako, nung na-COVID ako, tingnan mo yung video ko. Nung na-COVID ako, mabagal eh. Salbahe talaga yung virus na yun. Bumabagal yung isip. Pero hopefully, patagal na patagal, makaka-recover tayo. Kasi magaling naman yung utak natin. Pag nasira isang part, magre-recover pa. Anyway, ito, 20 tips. O, bibilisan ko na. 20 tips para makaiwas sa stroke. 21 tips pala ito. Ilan namamatay sa stroke sa Pilipinas? Ito, recorded lang ha. 137 death in a day. Lumang data pa ito. Siguro ngayon, mga 150 namamatay araw-araw. Araw-araw, ha? Sa heart attack, ilan na mamatay? Almost 200. 200 namamatay sa heart attack. Sa stroke, 100, mga 137. So, marami talaga. Okay, number one, para hindi ma-stroke, oh, i-check nyo na. Number one, sa mga lolo, lola, sa nanay, tatay, dapat normal ang blood pressure. Number one tip, keep your blood pressure. Ito yung mga articles ko sinusulat dati sa dyaryo. Tagal na ako sumusulat, 20 years na, 2001 pa. Oh, so, keep your blood pressure below 130 over 80. Kung sa mga 120 over 80, 130 over 80, pwede na. Pag mataas ang blood pressure, obviously, mataas ang pressure, baka ma-stroke. Malaki risk na stroke pag mataas ang BP. So, dapat mababa. Exercise, low salt, inom ng gamot sa high blood, mga amlodipine, yun ang malakas. Number two, fasting blood sugar. Diabetes kailangan mababa sa 120. Ang mga diabetic, mas malaki ang chance sa ma-stroke. Mas matagal ka may diabetes, hindi lang bulag, hindi lang manhid, hindi lang impotence, ang komplikasyon ng diabetes, hindi lang kidney failure, pati stroke kasama. Number three, cholesterol. Dapat normal level. Mga 200 pababa. Okay, 200 milligrams per DL. Kasi pag mataas ang cholesterol, common sense, mas magbabara sa utak din. Cholesterol kasi yung artery tinatama. Number four, pa-check nyo rin ang complete blood count, CBC. Complete blood count. Ang complete blood count, bakit chine-check? Lalo na sa mga smoker. Yung malakas manigarilyo, yan, yung mahiling manigarilyo. Minsan, sa tagal nilang maninigarilyo, siyempre, pag sigarilyo, nagkukulang ng oxygen yan sa katawan. So, gagawin ng katawan natin, dadamihan yung ano, red blood cell. So, nagiging mas malapot ang dugo nila. Dumadami ang hemoglobin nila, yung red blood cell. Kasi nga, laging naninigarilyo eh. So, nasisira yung nagkukulang ng oxygen, yun ang ginagawa. So, pag dumami red blood cell, mas malapot ang dugo, mas may stroke. Okay? So, tigil sigarilyo. Number five, bawas timbang. Makita nyo naman mga na-stroke, kadalasan overweight. Diba? So, tayong mas mga may edad, mas konti talaga kakainin natin. Parang kaing ibon na lang ngayon. Diba? Kasi ngayon, pag kinain natin ngayon, huwag kayo sumabay sa mga anak ninyo. Kung anak niyo isang platong kanin, isang paan ng manok kayo, dapat mas konti. Kasi yung mas bata, mas mabilis metabolism niya. Tayo mas mabagal ang galaw, kaya mas tumataba. Number six, syempre, stop smoking. Smoking talaga. Kung ano man yon, kung vaping o IQOS, pareho din po eh. Meron. May bad effect din eh. So, tigil sigarilyo, yun talaga, malaking cause ng pag-stroke. Number seven, ito baka magalit ibang tao, limit alcohol. O, ako, masarap uminom ng alak. O, nakita ko San Miguel.